guys! Ayan, nandito na tayo sa ating game, Trignite Esports versus ULVL. At kami pa rin ng mga kasama nyo for this series. Ako si Mama nyo Persia. Ako naman si Urban, mga kaibigan. Pero eto na nga, ang ating game number 3. So, Ignite Esports, baban ng isang clon na medyo nagpahirap talaga sa kanila. Hindi medyo, nagpahirap talaga sa team ng Ignite. Oh. So, actually maganda yung early stages of the game o yung early rotation ng Ignite. Napapatay at napapatay talaga nila. Having a Harit on their lineup, nakakakuha sila ng objectives. Pero katulad ng sinabi natin, pag umabot ng 10 to 15 minute mark ang laro, mag-o-online at kahit ayaw mo mag-online ng isang clone, mag-o-online at mag-o-online yan. Pero syempre, tingnan natin kung ano nga bang second ban or priority ng Ignite dito. Ang Ignite ba ay Archangel na? Archangel na. Archangel. So, tingnan natin so, dito. Ito na ang kanilang lineup for the Archangel. Pero dito for the ULVL, tinanggal na rin nila yung Lee. Alam din kasi nila na masakit yung Ling. So, tingnan natin kung stable pa rin ba sila dun sa no marksman setup sa Ignite or magpo-proceed sila dun sa kukuwanin na ba nila talaga dito. Mukhang nagtanggalan na ng marksman na itong Ignite Esports. Again, double mage or mage setup talaga yung gustong ipakita dito ng Ignite Esports eh. Pero tingnan natin kung ano nga mong ibaban. Pwede sila magban ng DD or ng Valir. Medyo masakit kasi naman yung Valir eh. So, I mean, hindi makakalapit talaga. So, ewan natin, tingnan natin kung ano nga bang ibaban nila sa game number 3 na ito. So, Johed. Naman walang masakit sa ulo. First pick. Tingnan natin. Pwede sila mag-first pick ng Sylvana, Valir, Carmilla, Uranus, Kufra, Farsa. Dami pang pero Uranus. Ganda na pinakita rin ni Saksa kanina, by time lang. Dahil kuha ang cut nga lang naman, cut ng mga way, ng mga minions. Lamang kasi siya eh. So, kahit nasa base na, pinapasok niya. Alam niya kasi yung, ano niya, yung hero niya, yung damage ng hero niya, yung kunat ng hero niya, and kung kaya niyang palagan, yun. So, tingnan natin dito. Cho and Leomord nga ba? I-prioritize nga ba nila ang two fighter, pero Sylvana yung kinuha. Tignan natin ang pickings dito. Pwede sila kumuha ng Kufra. Kufra. And Thams. Or Carmilla. No. Open pa rin naman. Kufra and Natalia. Pwede. Esme. Hindi rin naman pwede. Esme nagiging offlane na ngayon eh. No? Pagka yung Esme kasi, katapat nag-offlane yan, katapat ng Uranus. So, yun yung pangontra nila doon sa Uranus. Kasi syempre, masakit nga naman yung Uranus, di ba? Pero pag kami Esmeralda, mababaliwala yung sakit nun. So, Bruno, may marksman na sila! Nadala yung Ignite Esports doon sa second game kanina na mahirap nga naman kasi kapag mid to late game, walang marksman. Bana sila ng Kufra dito para hindi mapigil. Kimi! Pwede sila mag-ban ng tank dito kasi kuha sila ng Kufra. Ban sila Hylos, kuha sila Kufra. O kaya Atlas. May Atlas pa din kasi yun. May Atlas pa yun. Sure. Depende. Anong mangyayari? And Valir, open pa din. Open pa rin yung Valir pero di nila ka nakuha. Tignan natin kung anong pwedeng mangyayari. Ano nga bang ibaban? Pwede sila mag-ban ng tank para sa akin tank na lang. Esmeralda! Oo nga naman, no. Kumbaga, pero kasi if ever na, pwede rin naman nila kuhanin eh. If ever dito for the ULVL. Pero kasi wala silang continuous damage. And tank, wala rin sila pag kinuha nila yun. Though, Natalia yung gustong kuhanin na pwede yan. Pwede. Kaso nga lang, if ever ULVL, sila yung makawala naman ng marksman. Though pwede pa rin naman sila kumuha. Pero yun nga lang, Granger, pwede pa. Ever. Kaso malambot yan. Malambot. Pagka ganyan, wala nang marksman yan. So, magiging ng Kufra and Thams. Thams. Yan. Pwede din. Thams, Leo, more. Marami pang pwede or isang fighter na lang. Uy, Grak! Open pa lang Grak natin. Para mas mabilis mag-clear. Digi. Digi pwede din. Possible kasi mag-Atlas tong ULVL for the last pick eh. Pwede siya mag-Atlas pero pero wala nga dun damage. So, para sa akin na medyo malambot.
Oo. Oh, malambot ng bahagya. Kahit sa akin eh, kasi if ever nakukuha sila ng marksman dito, parang ang pinaka magiging parang kilaw nila dito or yung ano nila is si Cho and the Silvana. Pero kasi if ever man, madaling mapapatay. So kung ang mangyayari, tingnan natin na kasi pero parang sa akin, parang na-off-pick sila bit ng bahagya. Nang bahagya lang naman. Kasi kung mapansin mo, wala silang tank. Pero tingnan natin kung magiging successful, meron naman silang support. So, pwede rin naman. Pero ang sagot kasi dito ng Ignite, eh meron silang isang Grok and Uranus. So, medyo tank tong dalawa, tapos may Digi pa. So, baliwala din dito yung lahat ng crowd control. Diba? Oo. So, tingnan natin kung paano yung gagawin ng ULVL dito sa ganitong klase ng lineup. Though, alam naman natin na. Pagdating sa lineup, medyo lamang dito yung Archangel. Pero yun nga, gaya na sinabi natin, hindi naman siguro ipipick to ng ULBL. If ever na... Kung di sila sigurado. Oo, kung di rin naman sila sigurado. Pero eto na, welcome to the game number 3. Blue side natin dito. Ang Ignite, samantalang red side naman, ang ULBL. Saksya para sa Uranus, ang Kuragi dito sa kanyang Bruno, Keke. For the Selena, Ninja Killa. Sa Grok and Izone Esports para sa kanyang Digi. So on to the right for ULBL, secret naman para sa isang True Escanor for the Silvana and Sin for the Natalia Deb para sa isang Rafael and Chu para sa isang Granger. Ako, munti kang mabigyan ang isang Grok dito, so kailangang umuwi. Ninja Killa pero si Ansin, nakakita na pagkakataon, wala nang ay may execute pa, pwede niyang palagan eh. Kasi ang maganda sa execute, kahit may shield, tumatagos. So, masakit yung damage na pwede niyang ibigay. Pero etong bottom lane natin, kung mapapansin, kinukuha na ng ULVL. So, yun yung maganda sa rotation nila kanina. Kung mapapansin nyo, ito yung rotation ng Ignite Esports kanina sa game number 2. Ngayon, sa ULVL naman napunta. So, ganito ulit. Mangyayari, pero yun na nga lang. Disengage na nga lang din because of Ninja Killa na dumating nga. Uy, top lane! Patay agad, tinamaan ng Abyssal Arrow, samantalang binigyan din ng flame shot, so masakit yung nangyari doon para sa kanila. Samantalang top lane naman yung isasagot dito ng Ignite na pwedeng kuwanin, having a marksman sa kanila, mas mabilis yun para doon. So kailangan na nilang umalis dito, kumuha ng ibang objectives. Maganda na nakakuha sila ng turtle with the span of 1 minute and 30 seconds pa lang. Yung malaking bagay na yun para sa kanila. Pero ito na yung ULVL. Nag-i-invade na. Pero titignan natin kung pupunta nga ba yung team dito ng nasalya ng bahagya. Mukhang yung Granger nanganganib na rin. Kahit paano, ito na yung Digi. Napabalik sa nakaraan ata yung isa. Tinamahan na Abyssal Arrow and patay doon sa Grok. Pero ito na nga ang backup ng Ignite Esports. Kompleto ang lima. Tamang Power Ranger lang sila. Pero yung Turtle, pwede nang kuwanin mamaya pagkatapos ng isang minuto. Pero yung top lane, napapabayaan na rin kahit paano. So, si Silvana halos yung or gustong kumuha or mag-clear na waves yung diretso push nga naman. Kasi nangyayari dito for the Ignite Esports, ang bilis rin naman ng baka, pero doon sa may bot lane natin, I think Saksha gusto ata mapatayin si Secret, nakabol pa. Munti ka nyo mapatay si ano? Pero merong flicker kasi, kaya hindi napatay. Binalikan ba? Hindi. Bumalik! Si Secret! Naku po, hindi lahat nang umaalis. Dapat pag umalis na, huwag ka nang babalik. Oo, kasi pag bumalik ka, masasaktan lang kayong dalawa. Huwag ganun. Pero eto nga, tinamahan na Abyssal Arrow, yung gitna. It's a kill na naman. Para dito, kay Silena God Keke ang nangyari. Pero bottom lane, kung makikita natin, direct tingnan sa baba. Sa Kuragi, nakapag-purify pa nga. Pero makakakuha nga ba ng Turtle dito? And yes, Turtle, Tore. Para sa kanila. Pero Turtle, sinabi na ng babaeng announcer. And eto na nga, pinatay ni Escanor ang isang Selena, pero eto na ngayon, si Ninja Killa magbibigay ng damage. Chu medyo nasasaktan doon. Papunta na ang backup. Eto na nga rin ang flame shot. And pinabalik sa nakaraan. Masasabugan nga ba ng bomba? It's a kill nga ba? No, sir. Pero sa Kuragi dito, mukhang mabibigyan niya ng pasalog. Hindi na nga lang din hinabol ni Ninja Killa ang isang Silvana. Papapatay? Hindi. Dahil dun sa skill, sa second skill niya, nagka-armor shot. So, hindi siya napatay doon at nabuhay. Nakauwi ng maaga, nakauwi ng matiwasay, pero Deb na lang ang gusto. Mukhang tatamaan ang Abyssal Arrow, hindi. Pero Natalia ang nakatingin. Diyos ko po, pwede nilang kuwanin to. Tingnan, hindi. Nakabalik sa nakaraan. Papatulan nga ba? Hindi na nga lang din nakapag-smoke bomb pa siya. So, disengage ang tropa dito ng ULBL.
Makikita natin dito for the Ignite Esports, ang bilis nila makakuha ng objectives. Do lamang na rin sila halos sa kills. Ito yung sinasabi natin for the ULVL, dun sa mga klase ng lineup nila. Kailangan pa nila dito si Granger na mas mapagpa-item pa as well as Unseen din. Kaya ito lang yung damage dealer ng ULVL eh. Just crew. So, kalmahan muna, pero tinamaan na naman abis sa laro, tapos pinabalik pa sa nakaraan, mukhang it's a kill, pero time journey na papaw ta rin, patay agad ang isang Granger doon, pero for the backup, ang Uranus, tinamaan na naman, marami na naman pumana, ML na ML, Enchanted Talisman yung nabuo dito ni Paring Saxo, so pwede na siyang ano, mangulit-ngulit ngayon, kasi may 20% cooldown reduction yung libro na yan, so maganda yun para sa kanya, pero inahabol ni Paring Secret, ang isa, napasun po na, pa Way of the Dragon pa, pero dahil nakapurify, nakataka siya doon, napatamaan na naman nung panang yun, napakaganda, pero hindi makakalmot ni Paring Saksa. Gusto nilang kumuha nila ng Tori na patay nila ang isang Bruno doon. So maganda ang nangyari. 6-2 ang ating score. 4 na minuto. Tumahan na naman ang kabisa laro. Mukhang ayaw nila magpatigil. Bakbakan na ng bakbakan. 4 na minuto pa lang. Yun din yung kinaganda sa ginagawa ni Keke. Lahat ng kabisa laro niya. Kumbaga, sure ball din lahat ng ano niya eh. Nung mga tama niya. Kumbaga, tumatama. Pero yun nga lang doon sa may bot lane, mukhang hinaharas na rin. Uranus yung bot lane, pero doon sa may top lane, sagot ng ULVL, o sige, busy ka dyan sa may bot, dito naman kami sa may top lane nyo. Saglit lang kasi i-clear lead dahil nga may grok eh. So, yun lang naman yung gusto eh. I-clear lang dahil may grok sila at may digi, mabilis na yan para sa kanila. So, eto na nga, nadaanan pa yung patibong. Tinamahan po ng abisa, laro mo ka mababurse doon, isang Natalia na po, mapapatay nga ba? Yat na kalmot at mabubuhay, hindi na nga lang din. Tatlo, laban sa tatlo, napakagandang ultimate coming from them. Pero eto na nga yung time journey, tinamahan na naman ang abisa, laro mo ka mapapatay dito, nakabalik sa nakaraan, ako po, uwian na lang pagka ganyan. And may backup din naman pala doon, si Paring Saksa, para kahit pa paano, eh, ma-zone out nila. Diyos ko po, napakagandang mga araw dito, ng mga abisa, laro ni Saksa, ni ano, ni Keke dito. So, bayad na bayad ang lahat. So yung ano, Uranus dito, nasa loob, pwede na rin daw, pero patay na nga din, mga kaibigan, masyado ka lang malalim, Kuya Whale. So out na lang, tropa dito, naku po, tayo na naman yung abisa laro. Yung nga lang, nahihirapan na dito yung ULVL, kasi kumbaga nai-still na halos ng Ignite Esports eh. Kumbaga hindi na rin makapagpa-item si Granger nila, and diretso objectives na naman dito. Kumbaga, actually, the 6 minutes game, ang bilis. Yung Ignite Esports kasi, maganda yung rotation nila sa early game. Pansinin mo, game 1, game 2, game 3, lahat sa kanila early game. Oh, so, maganda yung naging rotation nila. Gigil. So, mas okay talaga pag kumuha sila ng marksman. Pag ganito yung rotation nila, tapos may marksman sila, siguradong tapos agad yung laban, di ba? Yes, yun nga lang. May kita natin dito yung ULVL na hihirapan. Tinamaan na naman, medyo hindi na nakatakas. Natali pa. Sige, hinabol ng bomba ni Diggy pero hindi natapos. Medyo malalim na yon at itong bottom lane natin, kung mapapansin, eh, kumukuha ng objectives ang tatlo sa player. Pero saksa dito, giving some damage. Kahit pa paano, makunat din naman ang isang Uranus. Gusto niyang zonen yung dalawa. Ito na ngayon, si Ninja Kila. Tugin some damage. Okay. Dalawang tank. Laban dito sa isa. Binagsakan ng bato. Rafaela na lang ang natitira. Deb, mapapatay pa nga ba? Pero yung top lane nila, binabasag-basag na. So ang gusto, normalist lang para kay Secret End, patay doon. Pero bottom lane, mabalik tayo direct dito. Hindi pa tapos yung laban nila, naghahabulan pa sila eh. Mukhang may gusto pang patunayan, pero ito na yung smoke bomb. Ha? Nagbigay doon sa top lane, pero patay pa din sa isang Selena. Tinamaan pa nga ba ng Abyssal Arrow? Hindi na nga lang din. Tatama. Pero middle lane, yung gusto nilang kuwanin, wala pa silang creep. So pwede silang ano, pwede nilang diretso. Parang naging ano, no? Parang naging error pa yung ginawa ng ULVL doon na gusto nila sa i-push yung bot. Dapat dinef na lang nila yung base nila eh. Kasi as mo, open na rin tong tsaka top lane. Tatlo yung wala sa ULVL noon, nung nasa bottom lane sila. Kaya wala, halos napatay lang din yung ano. Naging saglit lang or naging easy lang sa Ignite Esports, na so pumatay nga naman doon sa base think, ng Ignite. To think na ano, dalawang tank lang yun ang zone sa kanila. Yun napatay din, pa, diba? Napatay pa niya yun, si Granger kanina. So ibig sabihin, well-fed na yung Uranus. So, kayang-kaya niya ng tankin, kaya niya pang kumil. Pero eto na nga, Uranus, speaking of Uranus, lalaban nga pa sa tatlo, pero Way of the Dragon, naibigay na nga rin dito, mga kaibigan, best mo, pero eto na si Paring Diggy, ayaw niyang pabayaan, time journey ang gustong gawin, papalag din naman, nakapag-shoot po pa nga din, pero Turtle has been slain, nakuha, napatay agad ng isang Uranus, doon nakita mo yung buhay nun, so patay agad eh, mga kaibigan, pero eto na saglit lang niya yung buhay nun. Saglit lang talaga, naku po, napabalik pa sa nakaraan yung Rafaela, pero top lane natin, kung makikita, tinamahan ang Abyssal Arrow, mukhang papatayin nga ba nila, papabalikin sa nakaraan, binigyan ang bomba, binigyan na lahat ng mga kaibigan mo, uy, nabuhay pa din. Nakatakas, pero may kita natin dito, objectives na lang din, pero hinabol pa rin. Binato ng nagbabagang ano, 8 balls. So, eto na nga, ata ang magiging sagot ng Ignite dito sa ating game number 3.
So, 8 minutes pa lang, medyo talagang minamadali na nila to, ha? So, maganda. Mm. Ang nangyayari kung makikita natin dun sa item ni Sakuragi, endless battle pa lang. Knowing na pa 9 minutes pa lang yung game natin, oh, pero makikita natin, no, yung damage ng isang Sakuragi, nakapabalik oh niya lang dun si Chodo sa may base. Ako po, eto na nga, mga kaibigan, Nashun Pujit Kundu, ang isang digi, pero mega kill na, kung magka-tower lock nga ba ang tropa, pero free hit lang si parang Sakuragi din, double kill ang isang Grox. Killing spree pa nga, and it's a wipeout bago tapusin Ignite Esports para sa ating game number 3. Kumbaga, ito na lang yung ginawa ng Esports. Kumbaga, bumawi halos sila talaga doon sa may game 2 na nangyari na okay. Wala kaming marksman sa amin na itong game 3 na to. Ngayon, may kita natin for the Sakuragi. Ang bilis niya halos ako pag-fight eh. Makuha nila yung buffs na dapat na nasa ULVL. Mm, yun yung sinasabi natin eh sa kanina. Yung early stage of the game, early rotation ng Ignite, doon sila malakas eh. So,